Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated. Kung hindi, mumultuhin kayo! Mabait na multo. Hello po sa lahat at sa kwentong takip silim na walang sawang naghahandog ng magagandang kwento. Ang pangalan ko po ay Pia. Nagtratrabaho po ako sa isang call center company noon. Year 2015 ay nag-rent ako kasama ang dalawa ko pang kaibigan ng isang bahay bandang Makati. Wala itong second floor pero may tatlong room at may maliit na sala. Hindi kami pare-pareho ng schedule ng pasok. Ang pasok ko kasi ay alas 12 ng gabi, samantalang si Ann at Paula naman ay sa umaga at hapon. Nagkikita-kita lang kami sa bahay tuwing day off. Alas 10 ng gabi noon, habang naliligaw ako sa CR para pumasok sa trabaho. Hindi po pumasok si Ann noon at kausap niya yung boyfriend niya sa phone sa sala. Pakanta-kanta pa ako sa CR nang maalala ko na naiwan ko pala ang tuwalya sa sampayan sa labas. Sinigawan ko si Ann at nakisuyo ako sa kanya. Ilang sandali lang ay kumatok siya sa pinto at pinasok ang kamay na hawak ang tuwalya. Nagtaka ako dahil tuwalya niya ang binigay sa akin. Naisip ko na baka pinahiram na lang ako ng sarili niyang tuwalya. Paglabas ko ng banyo, ay tinanong ko si Ann kung hindi ba niya nakita ang tuwalya ko sa sampayan. Nabigla ako sa sinabi niya. Hindi naman daw niya ako inabutan ng tuwalya sa banyo. Hindi nga raw niya ako narinig dahil naka-earphone siya at abala sa pakikipaglandian sa boyfriend niya. Inambahan ko siya ng kurot dahil akala ko noong una ay tinatakot niya lang ako. Pero nang nasa kwarto na ako ay na-realize ko na parang maputi ang kamay na nag-abot sa akin ng tuwalya. Malabong si Annie yun dahil morena siya. Kinilabutan ako sa naranasan ko noon. Nag-share ako kay Paula noong day off namin at pati rin pala siya ay nakakaramdam ng kakaiba sa inuupahan namin. Minsan daw ay magtataka na lang siya dahil pag-uwi niya, nakasalansan na ng maayos ang mga damit na pinabayaan niya lang sa kama bago siya pumasok. Hindi naman pwedeng pakialaman namin yun dahil nakasarado ang kwarto niya. At kahit nakabukas, hindi kami basta-basta nakikialam kahit pa mga close friends kami. Ginagawang katatawanan lang ni Ann ang mga nararamdaman namin. Palibhasa ay hindi pa nagpaparamdam sa kanya ang kung anuman ang meron sa bahay na iyon. Lunes ng hapon ay nag-inom kaming tatlo. Day off kasi namin noon kaya nagkaroon kami ng time para magsaya at maglibang. Kapag nag-iinom kami ay talagang nagiging makalat. Sa kalasingan namin ay hindi na kami nakapagligpit. Kinaumagahan ay naunang nagising si Ann dahil alas 9 ang pasok niya. Bigla kaming ginising ni Ann at tinanong niya kami kung sino ang nagligpit ng mga pinag-inuman namin. Magtataka ka talaga kasi sobrang linis ng lamesa, as in wala kang makikitang dumi. Parang sinimot ng husto. Dahil pare-pareho nga po kaming lasing at mahimbing ang tulog, hindi rin namin alam kung sino. Na-check na rin namin ang main door kung meron bang tao na nakapasok
pero maayos naman ang pinto. Nakita namin sa may basurahan yung mga balat ng chichirya at kasama na rin yung bote ng alak. Dahil doon ay nakumbinsi na rin namin si Ann tungkol sa mga pagpaparamdam sa bahay. Gumawa siya ng paraan para maging pareho na ang schedule namin. Ayaw niya kasing naiiwang mag-isa. O kahit kasama man niya si Paula, gusto niya na hindi lang siya ang gising sa bahay. Nagpalipat din ng schedule si Paula dahil hindi rin naman siya komportable na mag-isa rin. Sinadya namin na ang pasok ay alas 12 para pag-uwi ay umaga na at matutulog na lang. Ang disadvantage lang kapag pare-pareho kami ng oras ng pasok ay wala ni isa sa amin ang may ganang magluto kahit pa may stock kami sa ref. Lahat kami ay pagod at gustong magpahinga. Hapon nang magising ako dahil sa nakaramdam ako ng gutom, ginising ko rin si Paula at para samahan sana akong magluto. Pagpunta ko roon sa maliit na kusina namin, nakalabas na yung tasty na tinapay. Nakalagay sa platito tapos sa gilid yung palaman ng mayonnaise. Hindi ko po alam kung anong una kong mararamdaman. Kung matutuwa ba ako kasi nagiging instant sa amin ang ilang gawain na dapat kami ang gumagawa. O matatakot, kikilabutan dahil parang may iba pa kaming kasama sa bahay. Binalikan ko si Paula at pinuntahan ko rin si Ann. Pinilit ko silang gisingin kasi alam ko na gutom na rin ang dalawa. Kinain namin yung tinapay na nakahanda para sa amin. Saka ko lang sinabi sa kanila na hindi ako nag-prepare ng tinapay na yun. Pag sabi kong yun, ay napahinto sila sa pagnguya. Naramdaman ko ang takot base sa reaksyon ng mukha nila. Kaya noong araw na iyon, ay lumabas na lang kami para kumain. Sa patuloy na pagpaparamdam sa amin, ay naisipan na naming magtanong sa landlord. Pero wala siyang sinasabi sa amin na tungkol sa pagpaparamdam. Para bang ayaw niyang magbigay ng impormasyon kasi natatakot siyang wala nang magupahan doon. Dahil wala kaming makuhang matinong sagot sa landlord, nagtanong-tanong kami sa mga kalapit na bahay ng inuupahan namin. Nalaman namin sa mga naninirahan doon sa barangay na iyon na ang inuupahan pala namin ay dating tinitirhan ng isang pamilya na galing sa Cebu. May isang nanay daw doon na may tatlong anak, dalawang lalaki at isang babae, parehong may mga trabaho daw. Pero isang araw daw ay napapansin nila yung isang babaeng anak na lang ang umuwi sa nanay, hanggang sa wala nang araw bumabalik na anak doon. Nagpapadala na lang daw ng pera para sa pambayad sa upa at sa gastos sa pagkain. Dahil daw sa lungkot, kaya nagpakamatay yung nanay. Base pa sa mga napagtunungan namin, ay napakamaalaga daw ng nanay na iyon sa mga anak niya. Kapag daw papasok ang isa sa anak nito, ay hindi daw yon magkandaugaga na maghanap ng mabibiling pagkain na pangalmusal. Kung kani-kanino rin daw yon nangungutang kapag kailangan ng anak ng pera. Tinausap namin ulit ang landlord para kumpirmahin ang mga nalaman namin. Hindi na siya nagkaila pa at inamin niya ang lahat. Kinumpirma niya na totoo nga ang lahat ng sinasabi ng mga tao. At dahil sa natuklasan namin,
nagkaroon kami ng pag-uusap na tatlo. Balak na naming umalis sa bahay noon. Pero gusto na muna naming tapusin ang binayad namin. Hindi naman kami sinasaktan ng multo na iyon. Pero siyempre, hindi pa rin normal na may kakaiba tayong kasama sa bahay. Dalawang linggo na lang ang ilalagi namin sa bahay. Tinitiis na lang namin ang mga pagpaparamdam. Nasanay na lang din kami. Minsan pa nga ay kinakausap namin ang kaluluwa na nagpaparamdam na parabang parte na siya ng pamilya. Pero nung ikwento ko kay Papa ang tungkol doon, hindi raw namin dapat i-normalize ang bagay na iyon. Dahil baka raw masanay ang kaluluwa na iyon at hindi na kami lubayan. Baka rin daw akalain ng multo na kaming tatlo ang anak niya. Kaya ang ginawa na lang namin sa mga natitira naming araw ay araw-araw naming pinagdadasal ang nanay na iyon na iniwan ng mga anak. Sinubukan din naming hanapin sa social media ang mga anak niya pero napakaraming pangalan ang lumabas. Walang nangyaring masama sa amin nang umalis kami. Yun nga lang, hindi namin alam hanggang sa ngayon kung natahimik na ba si nanay. Hindi na rin kami makakuha ng update sa landlord dahil ayaw niya kaming kausapin kapag iyon ang pakay namin. Sa mga naranasan namin ay pare-pareho kami ng natutunan. Ang mga kaluluwang hindi matahimik ay laging may mga mensaheng dapat unawain ng mga tao. May dahilan ang kanilang pananatili. Natutunan din namin na ang isang magulang ay magulang pa rin pala kahit nasa kabilang buhay na ito. At kahit iwan o itakwil ng mga anak, hindi magbabago ang damdamin ng isang magulang sa anak. Ito na po ang huli at sana ay may natutunan din kayo sa aking ibinahagi. Maraming salamat.